Masayang buhay! Kamusta ka? Anong ganap sa iyong bakasyon? Marahil, namiss mo na ang mag-aral. Narito ang asignaturang edukasyon sa pagpapakatao na gagabay sa iyo upang hubugin ka sa maayos at magandang pag-uugali. Ako si Teacher Marilyn V. Borinaga, ang makakasama ninyo ngayong araw. Sinasabi ng karamihan na ang pagkilala sa sarili ay lubhang mahalaga upang malaman mo at magawa ang mga bagay na makapagpapasaya sa iyo at maaaring maiwasan naman ang iyong kahinaan. Halina, pag-usapan natin ang mga bagay tungkol sa pagkilala sa sarili. Sa pagtatapos ng ating pag-aaral, inaasahan kong una, makikilala mo ang iyong sariling nais, interes, potensyal, at kahinaan. Ikalawa, masusuri mo ang sariling damdamin o emosyong mararamdaman batay sa bawat sitwasyon. At ang ikatlo ay mapag-uugnay mo ang mga gusto, interes, potensyal, kahinaan, damdamin o emosyon sa mga sitwasyong naibigay. Matututuhan sa araling ito ang iba't ibang gusto, interes, potensyal at kahinaan mo at tatalakayin din dito ang iba't ibang damdamin o emosyon na maaari mong maramdaman sa bawat sitwasyong kinabibilangan. Bago natin simulan, alamin muna natin ang iyong nalalaman tungkol sa bagong leksyon na iyong matutuklasan. Makakasama natin sa araling ito sina Ronron at Renren, ang aking aktibong mag-aaral. Ronron, Renren, bumati muna kayo sa inyong mga kamag-aral. Hello mga kamag-aral! Samahan ninyo kaming tuklasin ang ating bagong aralin! Bago tayo magpatuloy, narito ang mga bagay na dapat ihanda habang nakikinig at nanonood. Lapis, papel, at kwaderno o notebook. Handa na ba kayo? Halina, simulan nating sagutan ang unang gawain. Ngayon, babasahin ko isa-isa ang sumusunod na tanong. Pumili ng sagot sa mga larawan. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para pumili at maisulat ang letra ng tamang sagot. Handa na ba kayo? Halina, simulan nating sagutan ang unang gawain. Narito ang unang tanong. Aling larawan ang nagpapakita na ikaw ay may interes sa pagkanta? Ano ang iyong sagot? Letrang C ba? Tama! Ikalawang tanong. Sino sa mga batang ito ang may potensyal sa pagguhit ng larawan? Tapos na ang oras. Ano sa palagay mo ang tamang sagot, Renren? Letrang A po. Mahusay! At ang ikatlong tanong. Hindi mahilig magtanim si Sanya dahil lahat ng sinubukan niyang itanim ay namamatay. Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng kanyang kahinaan? Tapos na ang oras! Ano ang tamang sagot, Ronron? Letrang D po. Mahusay! At ang ika-apat. Pinuri ka ng nanay mo dahil magaling kang tumula. Alin sa sumusunod na damdamin ang mararamdaman mo? Tapos na ang oras. Ano kaya ang sagot sa tanong na ito? Ronron? Letrang B po. Mahusay!
Nakuha mo rin ba ang tamang sagot, Renren? Opo, ma'am. At ang huling tanong, hindi ka nanalo sa paligsahan sa pagsayaw. Ano ang naramdaman mo? Tapos na ang oras. Ang sagot sa tanong na ito? Letrang A po. Tama! Letrang A! Ilan ang iyong nakuhang tamang puntos? Wow! Binabati ko kayo kung nakakuha kayo ng mataas na puntos. At kung hindi man, Ron, anyayahan mo silang makisabay sa atin na tuklasin ang bagong aralin. Halina kayo! Makinig tayo ng maayos, bukas ang isipan at puso upang lalo nating maunawaan ang paksang ating tatalakayin. Bago tayo magpatuloy, alamin muna natin ang kahulugan ng pagkilala sa sarili. Ang pagkilala sa sarili ay ang pagtuklas ng iyong mga hilig, interes, potensyal, mga kahinaan at damdamin o emosyon. Ikaw, kilala mo ba ang iyong sarili? Anong pangalan mo? Ano ang hilig mong gawin? Masaya ka ba kapag ginagawa mo ito? Bakit oo? Bakit hindi? Mayroon akong ikikwento sa inyo. Handa na ba kayo? Pero bago yan, awitin muna natin ang oras na kwentuhan, halina magsaya. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, halina't makinig. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, halina't magsaya. Makinig ng mabuti sa aking kwento. Handa ka na ba? Kayo, Ron at Renren, handa na ba kayo? Handa na po, teacher! Ang ating kwento ay pinamagatang si Gia, akda ni Ginang Julian de la Rosa. Ito si Gia. Siya ay 7 taong gulang at magaling kumanta. Gustong sumali ni Gia sa paligsahan sa darating na pista ng puro. Ang paligsahan na iyon ay pagkanta kasabay ng pagsayaw. Malungkot si Gia dahil hindi siya magaling sumayaw. Kinausap niya ang kanyang Kuya Chomar upang turuan siyang sumayaw at pumayag naman si Kuya. Nakasali si Gia sa paligsahan at tinanghal siyang kampyon. Masayang-masaya si Gia at ang kanyang pamilya. Masayang-masaya ako sapagkat ikaw ay nakinig ng mabuti sa ating kwento. Kaya naman, laging tandaan na ang bawat bata ay magkakaiba at natatangi. Ikaw ay may kakayahan na tulungan ang iyong sarili na paunlarin ito. At mahalaga ang tiwala sa sarili. Ngayong nalaman na ninyo ang mga dapat tandaan, subukan naman nating sagutan ang susunod na gawain. Handa na ba kayo? Halina, tayo'y magsanay! Upang higit na mahasa ang iyong natutuhan, halina, subukan ninyo ang pagsasanay na ito. Mga bata, narito ang panutos sa inyong gawain. Kilalanin ang potensyal, kahinaan, at emosyon ng tauhan sa kwentong binasa. Piliin at isulat ang letra ng iyong sagot sa sagutang papel. Handa na ba kayo? Bibigyan ko lamang kayo ng 3 segundo upang sagutin ang bawat item. Unang bilang, sino ang 7 taong gulang na bata sa kwento? A. Si Gia. B. Si Lela. Ano ang iyong sagot, Ron? A. Si Gia. Tama! Ang tamang sagot ay letrang A. Para
sa ikalawang bilang. Saan mahusay si Gia? A. Sa pagsayaw. B. Sa pagkanta. Ano ang iyong sagot, Renren? Letrang B po, sa pagkanta. Mahusay! Ang tamang sagot ay letrang B dahil ito ang potensyal ni Gia. Narito ang ikatlong bilang. Ano naman ang kahinaan ni Gia? A. Pagpinta. B. Pagsayaw. Ano ang sagot mo, Ronron? B po, pagsayaw. Napakahusay mo, sapagkat ang tamang sagot ay letrang B. Ito ang kahinaan ni Gia. Para sa ikaapat na bilang, ano ang naramdaman ni Gia noong hindi pa siya magaling sumayaw? A. Masaya. B. Malungkot. Renren, ano ang iyong sagot? B. Malungkot. Wow! Ang husay mo! Para sa ikalimang bilang, ano ang naramdaman ni Gia noong nanalo siya sa paligsahan? A. Masaya. B. Malungkot. Ano ang inyong sagot, Ronron at Renren? Letrang A po. Tama na naman ang inyong sagot. Letrang A. Natutuwa ako at nagawa ninyo ng mahusay ang gawain ito. Ngayon, nais kong alamin ang iyong damdamin sa mga sumusunod na sitwasyon. Pumili sa masaya, malungkot, o galit na mukha na makikita sa screen. Handa na ba kayo? Unang tanong, anong mararamdaman mo kapag nanalo ka sa paligsahan? Tama! Masaya sa pakiramdam kapag nanalo ka sa paligsahan. Ikalawang tanong, pinalakpakan ka pagkatapos mong sumayaw. Mahusay! Masaya sa kalooban kapag ikaw ay pinalakpakan. Ang ikatlong tanong, hindi ka nanalo sa paligsahan sa pagsayaw. Tama! Malungkot. Pero ayos lang. Pagbutihin na lamang sa susunod. Ikaapat na tanong, hindi ka pinasali ng kaibigan mo sa paglalaro nila ng piko. Mahusay! Malungkot. Maaari ka namang humanap ng ibang kalaro. At para sa huling tanong, pinuri ng iyong kalaro ang husay mo sa pagguhit. Tama! Masaya! Magiging masaya sapagkat ikaw ay pinuri sa iyong husay sa pagguhit. Napakahusay ninyo mga bata! Ako'y nagagalak at natapos ninyo ang mga gawain sa pagyamanin. Kaya laging tandaan na ang bawat bata ay magkakaiba at natatangi. Ikaw ay may kakayahan na kailangang paunlarin at magkaroon ng tiwala sa iyong sarili. Upang masukat ang antas ng iyong kaalaman, sagutin ang sumusunod na gawain. Ihanda ang inyong sarili sa pagsagot. Suriin at kilalaning mabuti ang iyong potensyal, kahinaan, at damdamin sa bawat bilang. Isulat ang letra ng iyong sagot sa sagutang papel. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 segundo sa bawat bilang upang gawin ito.
Unang tanong, aling larawan na nagpapakita ng batang may potensyal sa pagguhit? Ikalawang tanong, pinuri ka ng nanay mo dahil magaling kang tumula. Alin sa sumusunod na damdamin ang mararamdaman mo? At ang ikatlong tanong, hindi mahilig magtanim si Sanya dahil lahat ng sinubukan niyang itanim ay namamatay. Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng kanyang kahinaan? Ang ika-apat na tanong, hindi ka nanalo sa paligsahan sa pagsayaw. Ano ang mararamdaman mo? Ang panghuling tanong, alin na nagpapakita na ikaw ay may interes sa pagkanta? Unang tanong, ano ang iyong sagot? Letrang C ba? Tama! Ikalawang tanong, ano ang tamang sagot, Ron? At bakit? Letrang D po. Dahil natuwa si nanay na may talento ako sa pagtula. Mahusay! Ikatlong tanong, ano ang tamang sagot, Ron? Letrang D po. Mahusay! Ang ika-apat na tanong, ano ang tamang sagot, Ren? Letrang A po. Tama! Letrang A. Ang panghuling tanong, ano ang tamang sagot, Ren? Letrang A po. Tama! Letrang A. Dahil ang larawan ay nagpapakita ng interes sa pagkanta. Ngayon, bilangin mo kung ilan ang tamang sagot na iyong nakuha. Ilan ang iyong naging puntos? Mahusay! Kung nakuha mo lahat ang tamang sagot, huwag malulungkot dahil maaari mo itong panoorin muli at pag-aralan ng paksa upang lubos na maunawaan. Para sa karagdagang gawain, iguhit mo ang iyong sarili habang ginagawa ang isang bagay na gustong gusto mo. Upang malaman ang makukuhang puntos, gamitin ang rubrics na makikita sa screen. Nagagalak ako sapagkat aktibo ka sa ating gawain ngayong araw. Gayun din si Ron at Ren. Abangan sa susunod na aralin ang isa namang kapupulutan ng aral at tiyak na masisiyahan kayo. Muli, ako si Teacher Marilyn na nagsasabing, piliin gawin ang mga bagay na makapagpapasaya sa atin.